Hello there, senior high school students. Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Magandang araw, mga minamahal kong grade 11 learners! Sa video na ito ay itutuloy natin ang inyong module 6 tungkol sa present and future value of general ordinary annuity. Kung hindi nyo pa napanood yung activity 1.1, i-click nyo na lang dito sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Alright, so bago nga natin simulan ay i-review lang muna natin yung mga kailangan nating formulas. So, ang general annuity, it is an annuity where the length of the payment interval is not the same as the length of the interest compounding period. So, magkaiba sila. At ang general ordinary annuity naman, it is a general annuity in which the periodic payment is made at the end of the payment interval. Okay? Ngayon, ang mga ginagamit na formulas sa future value of general ordinary annuity ay F equals R times quantity of 1 plus J raised to the power of N minus 1 all over J. At sa present value naman, that is P equals R times 1 minus quantity of 1 plus J raised to negative N all over J. Disclaimer lang mga anak, pinalitan ko yung mga ibang values dito upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa modules ninyo. Kasi mas magandang magsolve kapag kayo mismo ang magsosolve. Okay, dito nga sa number 1, monthly payments of 2,000 pesos for 5 years with an interest rate of 12% compounded quarterly. So, ang hanapin natin ay itong mga to. As you can see, ang given dito ay monthly payments at saka compounded quarterly. So, magkaiba sila, this is a general annuity. Pero ang hanapin natin is the general ordinary annuity. Ang regular payment natin is 2,000 pesos. Yan yung monthly payments niya. And then, ang I sub M natin, ano yung I sub M? Ito yung compounding interest rate. That is 12% compounded quarterly. Kapag quarterly, that is equal to 4. So, I raised to 4 equals 12% or 0.12. And then, ang M naman natin, compounded quarterly siya, kaya it is positive 4. May kulang kasi ito eh, yung M sub 2 natin, which is yung periodic payment na monthly payment, so that is equal to 12. Kasi, 12 times siyang magbabayad. Okay? Kasi nga monthly siya. And then, ang T natin, that is equal to 5 years. Ang N naman natin, ito yung periodic payment na 12 times yung T natin na 5. So, 12 times 5 equals 60. Again, aulitin ko ha, magkaiba yung N natin sa compounding interest na M times T. Diba doon eh, M times T lang, 4 times 5. Dito naman, kapag general ordinary annuity, yung periodic payment ang kukunin ninyo. Ibig sabihin nun, monthly siyang magbabayad within 5 years, kaya 60 times siyang magbabayad. Ito yung N natin. And then, ang J natin ay wala pa. So, ang hanapin natin is yung I raised to 12. Or ito yung J. Okay? So, dahil magkaiba sila, monthly payments tapos compounded quarterly, kailangan natin kunin yung equivalent rate ng monthly payments. Then, kunin natin yung future value at present value. First step, solve the equivalent rate ng monthly payments. So, hanapin natin yung I raised to 12. To solve that, we will use the concept of compound interest. Pag sinabing equivalent, dapat mag-equal sila. So, F sub 1 equals F sub 2. Yung F sub 1, ito yung periodic payment. Yung M natin dito is 12 kasi monthly. Dito naman, yung ating compounding period is quarterly. So, M equals 4. Nasundan ninyo? Ang formula for compound interest is this. That is P times 1 plus I raised to 12. Over M na 12, ito yon raised to the power of MT. So, ang M natin is 12 times T. Equals
Dito naman, P times 1 plus I raised to 4 over M, that is 4, raised to the power of MT. So, ang M natin is 4, kaya 4T. And then, para ma-solve natin yung J, pwedeng i-cancel na lang yung P at saka yung T. So, ang matitira na lang dito ay, ito na lang, I plus I raised to 12 over 12 raised to the power of 12. At dito naman, ang matitira na lang ay, ito na lang, raised to the power of 4. So, ang I raised to 4 natin is 0.12. So, nilagay ko na dito, divide it by 4. Then, solve na natin yun using our calculator. That is 1 plus 0.12 over 4 equals 1.03. So, 1.03 raised to the power of 4. That is equal to 1.255.0881. Okay? Ngayon, ang goal natin, matira lang yung I raised to 12 over 12 dito. Ito yung kasi yung J natin, di ba? So, anong gagawin natin para matanggal si 12 dito? Pwede nating i-raise to the power of 1 over 12 or pwede rin naman nating kunin yung 12th root ng both sides. Para matanggal yung 12 dyan, kunin natin yung 12 root. Para makancel yung 12 dito, and then, kailangan mag 12 root din tayo dito. So, ang matitira na lang dito ay yung nasa loob na lang ng parenthesis na 1 plus I raised to 12 over 12. Again ha, yung I raised to 12 over 12, ito yung J natin. Equals, ang 12 root naman, that is, so, pindutin lang natin yung shift, then yung may square root dito, palitan lang natin ito ng 12. Then, pindutin natin yung answer, that is equal to 1.00990163 4. Ngayon, ang goal natin, matira lang yung J dito, di ba? So, para matira yung J dito, mag-subtract tayo ng 1 both sides or i-transpose nyo lang yung 1. So, magiging I raised to 12 over 12 equals 1.00990163 4 minus 1 na siya. So, 1 minus 1 equals 0 na yan. 0.00990163 4. So, this is the value of J. Para makuha natin yung future value, use the formula F equals R times 1 plus J raised to the power of N minus 1 all over J. Ito yun. By direct substitution, that is, ang R natin is 2,000 pesos times 1 plus yung J natin ay ito, raised to the power of N is 60 minus 1 all over J. So, 1 plus 0.009, that is 1.009. Then, using our calculator, we will get raised to the power of 60. And this is the answer, minus 1 equals 0.80. Then, divide natin sa 0.00990163 4. And the answer is 81.41. Multiply it by 2,000 pesos. That is equal to 162,823.88. So, this is the future value. Okay? Now, let's solve for present value naman. This is the formula. By direct substitution, that is, ang R natin is 2,000 times 1 minus 1 plus ang J natin is ito. Raised to the power of negative n, ang n natin is 60 all over j. Pag inadd natin to, magiging 1.00990163 4. Using our calculator, that is 1.00990163 4 raised to the power of negative 60 equals 0.55. Then 1 minus yung answer natin is 0.44, divide it by J, 0.00990163 4. So, that is equal to 45.07. Multiply natin sa 2,000 pesos. That would be equal to 90,151.63. So, ang present value natin ay 90,151.63. pesos. Alright? So, ganun lang ang mag-compute ng future and present value. Now, let's proceed naman dito sa number 2.
quarterly payments of 15,000 pesos for 10 years with an interest rate of 6% compounded annually. So, ang R natin dito is 15. Ang I sub M natin is compounded annually. Ibig sabihin, pag annually, that is equal to 1. So, I raised to 1 is equal to 6% or 0.06. Ang M natin, compounded annually, that is equal to 1. Ang T naman natin is 10 years, so 10. Ang N naman natin, periodic payment na quarterly payments. Kapag quarterly, that is equal to 4 times ang T natin is 10. So, 4 times 10 equals 40. So, hanapin natin yung equivalent rate ng quarterly payments. So, hanapin natin yung J, future value, at saka yung present value. To find for J, let us solve for the equivalent rate. So, that is F sub 1 equals F sub 2. Again, dito sa F sub 1, ang gagamitin nating M dito is yung periodic payment na quarterly. So, sabihin na natin yung M sub 2 is equal to 4. At yung M naman natin dito equals annually. So, that is equal to 1. That is P times 1 plus I raised to 4 over M na 4. Raised to the power of mt. So, ang m natin is 4, kaya 40. Equals p times 1 plus I raised to 1 over 1 raised to the power of 1t. So, makakancel na to. Then, makakancel na rin ito. Matitira na lang ay 1 plus I raised to 4 over 4 raised to the power of 4 equals 1 plus I raised to 1 is equal to 0.06 over 1 raised to the power of 1. Simplify natin ito. So, kopyahin lang muna natin to. Rewrite lang natin. 0.06 divided by 1 equals 0.06 pa rin. Plus 1 equals 1.06. Raised to the power of 1 equals 1.06 pa rin. Okay? Para matanggal yung 4 dito, pwede ninyong raised to the power of 1/4 or pwede nating kunin yung 4th root. So, pag nag-4th root tayo dito, mag-4th root din tayo dito sa kabila. Para makancel ito. And then, ang 4th root ng 1.06 equals 1.01. So, ito yung ilalagay natin dito. And then, kopyahin lang natin ito. Para matanggal yung 1 dito, mag-subtract tayo ng 1 both sides. So, minus 1 dito, magiging I raised to 4 over 4 na lang yan. And then, dito naman, 1.01467384.6 minus 1 equals 0.01467384.6. So, this is the value of J. Okay? So, meron na tayong J, pwede na natin makompute yung future value. Ang R natin is 15,000, sorry, times 1 plus ang J natin is ito. Raised to the power of n, that is 40, minus 1 over j. 1 plus j equals 1.01467384.6. So, using our calculator, raised to the power of 40 na yan, minus 1 equals 0.79, divide it by 0.01467384.6 equals 53.89. Multiply natin sa 15,000 pesos. That is equal to 808,425.78. Okay, so meron na tayong future value. Now, for the present value naman, that is P equals, ang R natin is 15,000 times 1 minus 1 plus J raised to the power of negative 40 all over J. So, 1 plus J equals 1.01467384.6. Using our calculator, 1.01467384.6 to the power of negative 40 equals 0.55. And then 1 minus natin yung answer equals 0.44. Then, divide it by J na 0.01467384.6. So, 30.09, multiply it by 15,000 pesos. That is equal to
451,420.73 pesos. Okay, so ganun lang ang pag-compute ng present value at future value ng general ordinary annuity. Kayo na ang mag-solve sa number 3. Alam kong kayang-kaya nyo yan. Kung gusto ninyong panoorin yung mga susunod pang activities, i-click nyo na lang sa end screen or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Kung nakatulong ito sa inyo, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!